Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. International Criminal Court pwedeng mag-imbestiga sa war on drug. Ha? Pwede mag-imbestiga ang International Criminal Court. Yan ang sinabi ni Minardo Guevara. Pwede. Pwede itong bayan mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC dito sa Pilipinas. Sinabi yan mismo ni Minardo Guevara. Sinabi yan mismo ni Minardo Guevara na pwede mag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas. Maaring magsagawa ng imbestigasyon ang mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa bansa o Pilipinas kaugnay ng madugong War on Drug campaign ni dating mamamamataong si Rodrigo Duterte, protektor sa droga. Dating mamamataong Rodrigo Duterte at protektor sa droga. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, sa joint hearing ng House Committee on Justice, Committee on Human Rights nitong Miyerkules kahapon, makakapagsagawa ng imbestigasyon ang mga tauhan ng International Criminal Court o ICC, subalit nananatili o manong hindi makikipagtulungan dito ang mga ahensya ng gobyerno dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. Yan ang sinabi ni Minardo Guevara kahapon. We will not cooperate, but ICC investigation are free to come here in Philippines and do their job here, ani ni Guevara. Pinagtibay sa pagdinig ang mga resolusyon na pag-iisahin at isusumiti sa preliminaryo ng kamara upang aaprubahan sa mga membro. Sa pagpasok ng mga International Criminal Court investigation sa Pilipinas, payag naman umanong makipagtulungan sa mga ito ang Commission on Human Rights kaugnay sa imbestigasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Sa bansa, we are an independent, constitutionally created commission for the promotion and protection of human rights. Therefore, we may and will be happy to cooperate if the ICC deems fit that we need assistance from the CHR. Sabi ni Dumarpa. Ha? Sabi ni Dumarpa. Excuse me po. Sinabi naman ni na prosecutor Hasil, ha? Sinabi naman ni na prosecutor Hasil Desina Valdez ng Department of Justice, Director Janice Sanchez Rivera ng Department of Foreign Affairs at Deputy Director Police Brigadier General Rodolfo Castil Jr. ng Philippine National Police na ang kanilang ahensya ay susunod sa posisyon ni Marcos Jr. I believe, Your Honor, that we have to defer to the order of our principal in this instance. It's the President of the Philippines, Aline Valdez. Whatever the decision of the President, the DFA will support it, sabi naman ni Rivera. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker ang Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. na iginagalang nito ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ah, subalit dapat din umano nitong igalang ang ginagawang pagganap ng kamara at mandato nito. Isa sa mga trabaho ng kamara ay diringgin ang mga inihaing resolusyon ng mga kongresista. Ayon kay De La Rosa, ginagamit ng kamara ang imbestigasyon sa ICC upang patahimikin ang mga Duterte. Yan. Yan ngayon tang bayan, yan ang sinabi ng International Criminal Court. Ah, yan ang sinabi ni Minardo Guevara na pwedeng-pwede pumasok ang International Criminal Court investigation dito sa bansa natin. Pwedeng-pwede, libre. Pwede sila ito mag-imbestiga.
Yang sabi naman ni Bato de la Rosa, kaya raw, ginagamit ng kamera ang pag-imbisiga ng ICC upang patahimikin ang mga Duterte, para patahimikin o. Di ba? Sino ba nagsimula niyan lahat? Di ba si Duterte ang nagsimula lahat yan? Di ba si Rodrigo Duterte ang madaldal maingay? Oh, ngayon, ngalangal kayo ng ngalangal ngayon. Isa lang masabi ko sa inyo, ihanda niyo sarili niyo. The International Criminal Court is coming here in Philippines, Bato de la Rosa.